papasa na ba? So, pwede na siguro. So, samahan niyo ko sa panonood para makita yung pakita ko sa inyo o ma-share ko sa inyo kung paano ko siya dito. So, ito yung Tipid Picks Bouquet Fake Flower. Okay? Keep on watching! Usapan natin sa ngayon yung paggawa natin na bouquet na fake flowers. Kasi alam niyo ba na pandemic kasi ngayon. So, since na marami pa rin na nagpapakasal, so kailangan natin maging wise sa panahon natin sa ngayon. So, hindi natin kailangan na gumastos ng mahal. So, kailangan natin tipidin yung ating pera kasi mahirap yung hanap buhay. So, i-share ko lang sa inyo yung gagawin kong fake flowers. Gagawin ko siyang bouquet. So, gagamitin siya ng kaibigan ko by first week ng December. So, actually, hindi naman ako ganun ka, sabi dyan, kagaling gumawa ng bouquet. So, hindi ko naman po talaga yung madalas ginagawa. Pero, sabi dyan, kaya ko naman gumawa. At ibibigay ko rin yung, sabi nga, yung buong makakaya mo para mapaganda rin yung bouquet. Okay, sa ano ba yung gagamitin natin, materyales? Siyempre, unang-una, so, dalawang kumpol ng flowers o fake flowers. So, pagsasamahin ko po siya sa isa para maging isang bouquet siya. And syempre, gamit tayo na ang ribbon. Sabi ko nga po sa inyo, kailangan natin maging wise. So, alam niyo po ba kung saan ko galing? Ito yung mga binibili namin na red ribbon. Di ba yung mga tali ito? So, yun, iniipon ko yun para ma-recycle din ulit. Kung baga, kailangan natin ngayon maging wise. Okay, next. Ito yung cutter kasi medyo ano po ito, may alambre po kasi ito, kaya kailangan lice na mga cutter yung gagamitin natin. Isama yung bunting. Oh, may extra tayo. Extra ingay. Tapos, may dinagdag ako dito. Actually, ginagamit ko siya sa halaman. Ginagamit ko siya sa halaman, pero gagamitin ko siya sa dulo noong pinakabuti para pandagdag din siya ng red. And then, kasama itong glugan. So, dapat talaga siya. So, hindi siya dapat na mawawala. Pero parang hindi siya tayo makikita. Ano nangyari dito? Hindi nakasaksak. So, yung una natin gagawin, syempre, ikakat natin yung bouquet. Bouquet talaga. Yung kumpul ng bulaklak. Kasi ninyo po yan, matigas talaga. So, alam nyo ba na ang bili dito, so, yung ay yung nanay nung ikakasal, siya tawag kay Ate Presley. So, nabili niya to ng 55 pesos. So, dalawa ang binili niya. So, nagkakahalaga siya ng 110. So, sa 110 na yon meron na siyang magagamit na bouquet fake flowers sa araw ng kasal ng kanyang. So, di ba masyadong, kumbaga doon yung point na tipid ka, tama? So, okay. Start na tayo. So, ikat muna natin to sa dulo. Okay. Medyo kailangan pala ng pwersa. Medyo matigas. Matigas yung wire. Napapakagat ako ng labi. Kasi matigas. Kailangan ng pwersa. Hindi kaya mamaya nito bago matapos si Anna. Ma-anuling, maibalik ulit yung kiso. Nakakagat. Nakakagat. So, sisikapin ko na maging maganda siya. Hindi naman ako ganun kagaling, pero sisikapin ko yung aking buong mga kaya para mapaganda siya. So, ngayon po kasi panahon ng pandemic, alam mo, kailangan din natin maging creative at maging wise lang. Bagay-bagay. Kasi ang mahal po ng bilihin, tapos alam nyo, laging bumabagyo, lalo na po sa Bicol, kasi ninyo rin yung masabalik na diba, laging bumabagyo. Nakakaawa rin yung mga ano natin sa Bicol, yung mga family natin sa Bicol. Katulad po ng aking family, taga Bicol din po ako. So, nakakaawa po kasi katatapos lang ng Rolly, ay ayan na naman yung Ulysses at masyado pa po hindi inaasahan yung mga baka. So, try ko pong ang gagawin ko dito kasi gusto ko siya sa gitna. Ito yung part ko. Sa gitna, kaya gusto ko tanggalin yung dahon. So, ililipat ko siya
para medyo usli lang yung pinaka so maglilipat muna tayo ng lakas yata ng electric pan. Gusto ko yung kaunti lang yung ganun siya. So nakikita ko lang din po kasi sa mga kasala na ina-attend ko, nakikita ko lang din ba medyo mahirap. Sulat po yata ng may parang, alam niyo, parang may kumpul siya, parang kung sa totoong laklak, yung parang magiging laklak pa rin siya. So, plano ko, ilagay siya sa gitna. Para medyo kakaiba din yung kanya. Tapos ito, itong ganito, nung meron siya parang may another na, hindi ko alam kung ano tawag dyan, parang may gabo. Plano ko naman sa kanya, lipatan siya ng dahon. So, dito ko naman isususok yung plano ko naman sa kanya ay sa gilid. Ang gilid siya. Minsan na yung mga dahon ko. Kasi alam niyo po ba kung bakit isa din sa parang sa akin na kung ako yung ikakasal. Kasi gusto ko din yung fake flowers. Bakit? Kasi alam niyo pa na yung malayo pa yung kasal nyo, pwede nyo na kasi siyang ihanda. Tapos, mas makakamura ka pagka fake flower show. Kumbaga kung praktikala ng pag-uusapan, mas makakamura kayo kapag fake flowers. Mawala yung dahon ko. Kaya try nyo din. Tapos diba ngayon, marami na din kasi mga fake flowers na mukha din talagang totoo. Kasi ngayon, more on ang kasal kasi ngayon, sum din. So, kumbaga parang isang pupatao lang yung pwede mong i-invite. So, parang andun yung point na doon na lang yung tayo sa practical. Tama po ba? Tama ba ang aking sinasabi? Kailangan natin maging practical? Tama po ba o hindi? Mahala po kayo. May nalilito na. Nasaan na yung isa? Siya. So, magbabawas. Magbabawas ako. Kasi ito, laki o. Hindi ko siya doon sa dahon. Kailangan magkasya siya doon sa dahon. So, cut. So, ikakat natin. Para may design siya o. Kasal ngayong pandemic. Nakakatuwa din na nun. Sabi nga pala, kahit talaga ganun talaga pagka Julia. Sabi nga dyan, harangan naman daw ng sibat. Tutuloy pa rin. Is tayo ah. Sa mga friend ko na nagpakasal. So, isa lang ibig sabihin po na masyado silang in-love. Kaya ganun. At may pandemic. Diretso. Walang mga mahatla. Sa gitna siya. Oh. Pero alam niyo po ba, may mga bulaklak din talaga na fake flower na magaganda din talaga. Yung akala mo, hindi mo siya akalain na fake. May kasing kapareho po siya talaga ng bulaklak. Sabi dyan, kailangan lang natin maging creative. Start na natin yung mga gilidan ng merong dahon.
minsan lang po dahil alam ko siya. Tumulog yung ibang flowers. So siguro ikat ko na lang dito yung buluhan para siya pantay. Panali siya sa bukid. So, di ba? Hindi rin siya nasayang. So, itinatawag na recycle. Recycle materials. Be creative. Diba? Sa panahon natin sa ngayon, kailangan natin na maging creative. Mga gamit na pwede pang gamitin. Gawin ko naman ngayon, so tapos na siya. Diba, may hawakan na siya. So, hindi na kinakita yung tape na inilagay ko sa. So,
kasi yan makikita sa pictures. So, makikita lang naman din kasi ito. So, hindi na gaano pinapansin ito kasi hindi na lang. So, okay lang na doon na lang sa dulo natin na lang. Ginanda siya. So, kasi hahawakan lang naman siya. Hindi naman siya yung tipong makikita talaga sa picture. So, ito yung important. So, nagustuhan niyo po ba? So, okay na ba? Pwede na ba siyang hawakan? Pero tingin ko, okay naman siya. Kaysa sa wala. So, okay na to. So, sa halagang 110 pesos, so, meron ka ng bouquet na magagamit sa entourage sa kasal. Sa Taiwan. So, thank you sa mga nag-subscribe po sa akin. At shoutout ka rin dun sa mag-fiancé na si ni Liorca and Ron Chimuel Dudanya. So, advance congratulations sa inyo sa darating na December sa inyo. So, ingat po tayo lahat. Shoutout din po sa mga taga-Nipon. Ingat po kayo dyan. At bagaman ang yung point na lagi dalawang beses na kayo dinaanan ng matinding bagyo. So, sikapin po natin na mag-umpisa uli sa buwan. So, please feel free to comment down below kung may mga gusto po kayong pagawa sa akin or kung na-appreciate nyo din, kung may natutunan din ba kayo sa aking ginawang tipping tips mo kayong flowers. So, feel free to comment down below. At huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Wala na po ako sasabihin. Bye!